Magandang araw sa inyong lahat. Ang programang NOAA Updates ng TVUP ay alay ng Universidad ng Pilipinas sa Sambayanan. Hangad nitong mailapit sa taong bayan ang mga issue na may kaugnayan sa relasyon ng siyensya, usaping pangkalikasan, sakuna, at pagsagip ng buhay ng masang Pilipino. Pangunahing layunin ng ating programa na gawing accessible sa lahat ang mga usaping dati na natatili lamang na umiikot sa makitid na mundo ng akademya, mga institusyon, disiplina ng siyensya, at mga siyentipiko. Ating tatalakayin at hihimayin ang mga batayang usapin gaya ng disasters sa Pilipinas, climate change, lindol, landslides, resiliency, hanggang sa pagsuri sa kakayahan ng mga institusyon at bansa upang agapan ang hindi mga inaasahang trahedya na maaring dumatal sa atin. Sa NOAA Updates, lahat tayo ay sama-samang bumabiyahe at umuunawa at nagtutuloy kaugnay ng mga isyung matagal na nating kinaharap, dapat harapin at kahaharapin pa. Sapagkat dito, hindi lamang balita ng nagdaan ang pinag-uusapan, kundi ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan at upang hindi na nagiging balita ang kamatayan. Ako po si MAHAR LAGMAY, ang inyong kasama sa biyahe ng NOAA. At upang higit na maging makulay ang ating diskusyon ay sasamahan tayo ni Professor John Obille ng UP NISMED. Si Professor Obille ay isang batikang geologist, guro at kapanalig sa papel na dapat ay pinaggagampanan ng siyensya sa mundo't buhay ng masang Pilipino. Maaring profesor ang tingin sa akin ni MAHAR. Pero ako po ay isang science education specialist. Ako po si Eligio Obille Jr., pero maaari akong tawagin Juno. Hindi lingid sa atin na isa sa mga global buzzword ay ang konsepto ng climate change. Mula sa mundo ng akademiya, mga ulat sa media, kampanya sa lansangan, advokasya ng mga NGO, mga polisiya ng mga pambansa-estado, at mga institusyon ay bukang bibig na ang climate change. Ano nga ba ito? May ibang nagsasabing pasakalya lamang ito ng mga mayayamang bansa. May ibang mga, ang patutsada naman ay ito nga ba ang pinakamalaking problema ng daigdig? May iba namang sa libro at balita lamang ito nababasa. Bilang mga mamamayan, mahalagang mahatid natin, mabatid natin ang pinag-uugatan hindi lamang ng salita, ngunit kung bakit nagkakaroon at lumulutang ang ideya tulad ng climate change sa lokal at global na espero. Ito'y upang maturol natin ang mga salik at mga sanhi na maaaring maidulot nito, hindi lang sa mga komunidad at ating bansa, ngunit maging sa kasalukuyan at kinabukasan ng ating daigdig. At kung banta nga ang climate change, paano natin ito nararamdaman sa kasalukuyan? At ano-ano kaya ang mga posibilidad upang kahit papaano'y maampat ito, kundi man agarang mabigyang lunas? Ang mga usaping yan ang susubukan naming bigyang linaw ni MAHAR. Aba, professor ka, June, kasi sa dami ng tinuruan mo, maski ako pinagtuturuan mo din katakot-takot eh. Ang tingin ko sa iyo ay professor. Informally. Okay. Informally. Okay. Sige, pag-usapan na natin itong climate change, no? Ano nga ba itong climate change? Kasi palagi natin ito nadidinig. In fact, bilang isang bahagi ng akademya, no, ng Universidad ng Pilipinas, karamihan ng mga funding, no? Kapag susulat ako ng proposal, pag nilagay mo yung climate change doon, malamang sa hindi, mas maganda ang tsansa na maaprubahan yung isang proposal. Eh, bakit ba ganun? Kumbaga, ang mga buhos ng pera ay nandun sa usapin ng climate change. Mm-hmm. Ako naman, siguro bago natin umpisahan yung diskusyon, nakikita ko kasi na ang climate change ay naapektuhan ang ating pangkabuhayan. No? Okay. Hindi ito yung pangkabuhayan na yung nagtatrabaho tayo, no? Kundi yung the way we live. No? Ah, okay. Mas malaking usapin yun. Mas malaking usapin yun.
paano tayo mamuhay, paano ang tatahakin natin na mga araw-araw na gawain, yung ating ano ba yung sa English yung propensity? Parang ito yung ating mga tendency no, na magkaroon tayo ng mga panganib na mas malalaki sa naranasan na natin na mag-iiba ng ating buhay. Kaya nga babaguhin ang pamumuhay. Mm-hmm. Kaya importante yung alamin natin kung ano ba yung climate change, kasi ang daming pondo dito, pinagtutuunan ng pansin, binubuhusan ng pera, kasi apektado tayong lahat. Mm-hmm. No? Kaya napaka-importanting bagay. So marami ang nagbabaliwala dito. Marami naman ang seryoso sa pag-address at paghanap ng paglunas doon sa mga problema na haharapin natin dahil sa climate change. So ano nga ba itong climate change? English siya eh. No? So maaaring Englishin muna natin tapos Tagalogin muna lang. Ano? Pero dalawa yung words. Hatiin muna natin. Huwag muna tayo sa climate change. Meron nga isang nagsabi na ang hirap na maintindihin ng climate change. Kung ang climate nga, hindi ko naiintindihan. At saka okay, yung change nga, hindi ko naiintindihan. Climate change pa. No? Okay. Pero sa English... So, ano muna ang climate? Oo. So, ang climate change refers to the average state of the atmosphere for a given time scale and generally for a specific geographical region. In general, climate is the average daily weather for an extended period of time in a certain location and is different from the word weather, which reflects short-term conditions. Mm-hmm. Siksik yun. Oo, siksik yun. So, ibig sabihin ito na ano nga ba yung medyo palagi tayong nagkakamali eh. Naku-confuse natin yung weather sa climate. Ano nga ba ang kaibahan nito? Susubukan kong ipaliwanag. Okay. Yung weather, ayun yung pang-araw-araw mong nararamdaman. Kondisyon ng atmosphere. So, kasama yun yung air pressure, air temperature, cloudiness, humidity, wind speed, wind direction, na pang-araw-araw sa isang lugar at maiksing panahon. Okay. Short term, kumbaga. So, kumbaga, sinabi ni Mang Tani o kaya ni Kuya Kim, nagbigay siya ng weather report. Forecast, no? Weather report. Bukas ay magiging maulan. Bukas ay magiging mainit, no? Iyon ay weather. Oo, no? Weather yon. Pero ano yung climate? Yung climate o klima ay yun yung nararamdaman ng isang lugar ng mas mahabang panahon at i-average mo yon. So, araw-araw kukunin yung weather. Araw-araw kukunin yung weather hanggat 30 taon. Yung 30 taon, pag in-average mo yon, yung weather na yon, yun yung klima mo. Sa makatuwid, dun sa 30 taon na pang araw-araw na yon, kunyari ang air temperature ay ang pinakabababa, kunyari lang ano, ay 10 degrees. Ang pinakamataas, kunyari, ay 35 degrees. Yun yung range ng temperature mo sa klima mo. Okay. Yun yung range mo. Oo. Alright. So, kumbaga, tapos i-average mo pa yon. May average temperature at saka may range ka. So, ang kaibahan ng klima sa madaling sabi ay yung... Longer term ito. Oo. Longer term sa isang lugar din. A long-term historical record. Historical record, okay. So, kumbaga, 30 taon yung minimum. Maaring mas mahaba. Sige. So, kumbaga, paghambawa, sinabi, May to November or December, yun yung panahon ng tag-ulan. Yan, oo. Pag sinabing December or January up to April, yun yung panahon ng hindi tag-ulan, kung hindi tag-init. Tag-tuyo. Kasi yun ang ini-expect mo for a given year. Right. No? Sa ibang bansa naman, kasi ito tropical region. Halimbawa, kapag sinabi natin sa US, no, may four seasons. No? Mm-hmm. Pagdating ng mga November, December, January, ini-expect natin na malamig. Winter. Kasi sa nakaraang 30 years na sinasabi mo, nakita nila na during those times, yun yung panahon na may niyebe. Merong snow, kumbaga. Mm-hmm. Di ba? In short, tama ba nasabihin ko na weather is what you experience and climate weather is what you get? Weather is what you get
and then climate is what you expect. Yun. Ayun. Okay. Although may pinasok ka pang ano, kasi hinati mo pa yung climate. Sabi mo kasi may hati ng tag-ulan at saka tag-tuyo. No? Mm. O kaya may winter, spring, summer, autumn. Yun ay hati ng climate naman yun. Seasons yun. Seasons yun. So, kumbaga, in a year, based on the historical record, meron tayong expected apat na seasons na pwede. But that is really based on the experience, based on historical record. Right. Na doon sa panahon na yon, doon sa mga buwan na yon, nangyayari. Meron naman akong isang tanong sa'yo. Ito, pinag-uusapan natin yung weather, tsaka yung climate, ano yung diferensya niya. No? Paano kapag sinabing record-breaking rainfall happened during Undoy, which is more than the monthly average for the month of, let's say, kailan ba nangyari ito? September, no? Record-breaking rainfall. So, climate yon. Kasi you're comparing it with the long-term record. Yes. Compare mo doon. Pero, labas siya sa dating ano, na record na at naranasan. Correct. So, ibig sabihin, babalik natin sa kanina, sa English kanina, ano, weather is what you get, climate is what you expect. Okay, maganda. Sana maliwanag yun sa ating mga nanonood. At ngayon na-define na natin, ano, itukoy na natin kung ano yung climate, yung change naman ng ating pag-usapan. Ayun. So pag pinagsama natin yung salitang climate tsaka change, nagiging napakabigat na salita na nito, no? Mm-hmm. At ito ay hindi dapat ginagamit ng loosely, no? Dapat naintindihan natin kung ano ibig sabihin. Sabi ng United Nations Framework Convention on Climate Change, no? Ito yung strict definition. Human activity that alters the composition of the global atmosphere. And when we speak of climate change, we refer to the change in climate attributed directly or indirectly to human activity, which, in addition to natural climate variability, is observed over comparable time periods. No? Ang ibig sabihin, June, yung climate talagang nagbabari naman. Baka nina, pinag-uusapan natin kung ano yung climate, di ba? May mga dahilan. Nagbabari by itself, yes. No? Pero pag sinabi natin climate change, yung palagi natin na didinig sa television, sa radyo, nababasa sa magazine, sa newspaper, pag sinabing climate change, it's the human activity that alters the composition of the global atmosphere. No? Yung ano ba yung sabihin nun? Yung mga init, no, yung mga dami ng ulan, yung nag-iiba over the over a long period because of human activity. Kung ganun yung definition niya, ay di parang may mga komento yung mga ibang tao na hindi ako naniniwala sa climate change. Dati pa naman yan, ganyan, paiba-iba. Paano nyo alam na tao yung may kagagawan ng cause ng climate change, ganyan. May rason naman kung ba't sila mababahala doon sa ganun, no? Pero maganda na explain natin, no? Ano ba yung mga natural causes na nag-i-influence ng ating climate at saka ano ang diferensya nito doon sa mga causes na gawa ng tao na nag-i-influence ng ating climate. So siguro, talakayin natin itong isa-isa, no? Pag sinabi kasi natin climate variability, it's the natural variability which is strongly affected by the oceans, land surface, cryosphere. Ito yung mga yelo, no? And the biosphere, no? And because of the interactions between the atmosphere and other components define the climate of our planet and has caused it to change sa history ng ating mundo, no? Kumbaga, merong natural climate variability. So, may pagpapalit na rin? Meron na. Oo. Naturally? Yes. Mm-hmm. Ano ba yung mga dahilan nito? No? Kasi, unang-una, pag nag-i-interact yung mga, bawa, yung dami ng puno, no? Humihinga yung mga puno, di ba? Naglalabas ng oxygen. No? Nag-i-interact din yung biosphere natin with the oceans, tsaka yung atmosphere. So, yung mga climate dyan sa bawat region, throughout time, or Earth's history, meron na ring parang konti, no? Pero meron pang mga actual na external forces that cause it to change.
Dadagdagan ko lang, excuse me. So, yung climate, ay resulta siya ng interaction ng ocean at atmosphere, atmosphere at saka land, land at saka mga yelo. At saka yelo at yung biosphere. So may interactions itong apat na bahagi ng kapaligiran. Tama. Yung oceans, yung atmosphere, yung land at saka yung biosphere, no? So nag-i-interact ito at ang resulta ay yung climate nga. Na yung pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin. Tapos, sabi mo ngayon na itong climate na to ay nagbabago-bago rin naturally, depende sa sari-saring factors. Yes. Okay. Ang tawag doon ay mga external forcings. Okay. Ano ito? Yung medyo mabigat itong salitang to eh. Ang tawag ay Milankovitch cycles. Milankovitch. Ito siguro madaling maintindihan nito. Sunspots and solar flares. Sunspots. Ano ba yung sunspots na yon? Biglang nagbubuga yung araw natin ng mga yung solar na mga flare. Ano ba ang flare sa Tagalog? Sabi mo na, buga, no? Buga. yung sunspot, pag sinilip mo sa telescope yan, may mga parang tuldok-tuldok, kung minsan ay pares-pares. Parang nunal sa mukha ng ano ng araw. Na mas matingkad, di ba? Kesa dun sa average na kulay ng araw. Diba? Actually, parehong mainit, pero mas cooler daw yon. Kaya ganun ang itsura niya. So, yung solar flare, yun yung bumubuga siya ng bigla-biglaan, no? Meron din yung plate tectonics. Nako, okay, paborito mong topic ito, no? Plate tectonics. Ano ba definition ng plate tectonics? Nako, ang sabi nung sino na nga ba yun, si Alfred Wegener ba yun? Na 200 million years ago daw, merong isang landmass na tinatawag na Pangea. At ito ay nag-break apart into several segments and they moved away from each other to their present-day positions. So, or sa madaling sabi ay gumagalaw, buhay yung ating mundo, gumagalaw. Gumagalaw yung landmasses. Kapag nagkaroon ng ibang configuration, lumipat yung mga kalupaan, na iba yung laki ng ocean, magkakaroon nga ng ibang interaction. Kasi iba na yung interaction. Mag-iiba yung klima, di ba? At saka yung mga major volcanic eruptions, no? Nakakapag-alter din ng climate yan. Siyempre, ito yung El Niño. El Niño, La Niña, tsaka forest fires. They also change the climate. Pero itong mga pinag-uusapan natin, ito, mga natural ito. Ha? Hindi ito gawa ng tao. They have been happening, panahon pa lang ng mga dinosaur, even before the dinosaurs. Panahon pa lang mga cavemen. Diba? Nangyayari na itong mga ito. Bago pa nagka-cavemen. And they define the climate during that period in certain geographical locations. Okay. Sige, pag-usapan natin muna yung Milankovitch cycles kasi parang ang bigat ito. Siguro Russian ito, di ba? Russian. Okay. Ang Milankovitch cycles refer to movements of the Earth that affect the amount of heat our planet gets from the Sun. So, movements ng Earth, alam natin gumagalaw, umiikot yung ating mundo, no? At saka, bukod sa umiikot ito, nagre-revolve pa to around the sun, di ba? So, bukod sa mga pag-ikot na yan, merong mga iba-ibang klase, di ba? Merong tinatawag na precession, merong obliquity, tsaka eccentricity. So, yung precession, ano ba yun sa kung Tagalog? Wala akong alam na katumbas sa Tagalog, pero pwede kong ilarawan. Parang pag yung mga naglalaro pa ng trumpo ngayon, ano? Pag yung unang hagis mong ganyan at malakas pa ang ikot noon, ay tuwid siya na umiikot. Pero habang papatay na yung pahina, biglang gegewang na siyang ganyan. Ayun! Precession yan. Gewang. Gewang ng mundo. Tama. Diba? Gumigewang ng mundo. Kung magang trumpo, abang matining yung kanyang ikot, tindig siya. Ayun, tama. Pero habang humihina yung ikot niya, May gewang. So, ang nangyayari, nag-pre-process. Dahil gumigewang yan, nagbabago yung tindi ng init ng araw. Natatanggap niyang init ng araw. Natama ng araw sa iba't ibang lugar ng mundo. Parte ng mundo. Okay. Diba? Tama. Ay meron namang isa tinatawag na obliquity. Napakaano naman itong mga salitang to. Obliquity. Ano lang yan? Tilt lang yan eh. Oo. Tilt, di ba? So, kesa
Nakatindig yung mundong ganyan. Oh, ito yung orbit ng plane ng mundo. Mm. So hindi siya vertical kundi nakatilt ng 23 and a half degrees. Tapos umiikot yung mundo pa ganyan, nakatilt. Umiikot pa, oo. Pero kung minsan, nandito yung araw, kung nandito yung araw, pag mas malaki yung tilt, ay mas malamig dun sa dulo dun. Oo, oh, diba? Oh, oh, oh. Kasi less ang sunlight na umaabot dun sa malayong lugar na yun. Oh, oh. No? Nakaangulo. And it affects the climate. Mm-mm. Diba? Kasi mm-mm. Sa tagal pag nagpalit pano, yun, oh, pag nagpalit yung tilt, o yung tinatawag nitong mga dalubhasa na ito na obliquity, no? Nagkakaroon ng pagbabago ng klima. Mm. No? And finally? Yung eccentricity. No? Nabanggit natin kanina na umiikot yung ating mundo sa... Nagre-revolve? Pero hindi pare-pareho yung distansya na yun sa araw. Diba? Mm. Minsan mas malayo siya, minsan mas malapit. So pag ganun ang nangyayari, nagkakaroon ng ibang tama yung araw dun sa mundo, no? Minsan pag mas malapit, mas mainit. Pag mas malayo yung Earth sa Sun, mas malamig, no? So nagdedetermine din ng climate 'yan, di ba? So ito pala ang tawag diyan, napaka pinahirap pa Simple lang naman siya, pag-ikot lang naman ng mundo, pero dahil umiikot siya ng paiba-iba, nag-iiba yung ating klima, no? Pangalawa, solar flares. No? Yung ito, meron tayong imahe dito na may telescope tayo, tapos tinitignan natin yung araw. Meron mga spots, no? Mm-hmm. Yung spots na yon, katumbas yun ng mas mainit, no, na temperatura. Hindi ako sanay dyan, mm-hmm. No? So expertise mo yan. No, yun. So makikita natin may graph simula nababasa mo 1600 hanggang 2000. Nung panahon na nagkaroon ng wala masyadong sunspots, mm-hmm. Di ba? Nung wala masyadong sunspots, nakita natin, ang tawag nila doon, meron na naman silang tawag, Maunder Minimum. Maunder Minimum. O, pero dahil masyadong konti yung sunspots na naobserbahan nung panahon na yun, no, from 1640 up to 1700s, konti yung sunspots. Ang resulta? Ang resulta, naging malamig yung ating mundo. Mm-hmm. No? Ang tawag nila, yung panahon na yun, nagkaroon ng Little Ice Age. Mm. So, sinasabi ng mga dalubhasa na, dahil konti yung sunspots, no, yan ang dahilan kung bakit naging mas malamig. May correlation. Ba't tayo nagkaroon ng Little Ice Age? Mm. So, makikita natin na yun, yung pag-ikot ng mundo, yung mga sunspots na nanggagaling sa araw, nakakapag-control ng ating climate, di ba? Sa Tagalog ba ang climate ay panahon? Klima. Well, yun ang gamit, no? Medyo parang malapit. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong... Klima. Oh, well, pero ginagamit nila klima. Klima. Okay. So, yung plate tectonics naman, kanina medyo bahagya nating na-discuss yan, no? Plate tectonics, gumagalaw nga, di ba? Gumagalaw. 200 million years ago, nung panahon ng mga dinosaur. Hindi pa. Ano pa lang yun Ay, sandali, 200. 230. Nagsisimula na. 230 nagsimula hanggang 63 million years ago Okay. Paano natin maiisip yun, no? 200 to 63 million years ago? Parang, anong basehan natin para nalaman natin yun? Yun ang importansya ng geologist. Maraming ebidensya, pero baka lalayo tayo masyado kung sasabihin ko. Pero ang importante doon is that 200 million years ago, iisa lang yung kalupaan. Oo. At tapos, isa lang yung karagatan. Oo. Yung Panji at Pantalasa. Ibang klima yan. So, ibang interaction. Kumparado sa ngayon, meron tayong 7 continents. Naghati-hati. Madaming dagat. Iba din ang interaction. Iba yung configuration, iba yung interaction. So, throughout time, dahil buhay ang ating mundo, nag-iiba-iba yung mga lokasyon ng ating mga continents, no? Yung Europe, yung Asia, yung Amerika, yung Australia, at maraming dagat na ngayon, iba ito compared do sa dati, noong unang panahon. Mm-hmm. So, nag-i-influence ito ng klima. Okay. Eh, yung volcanic eruption. Isang, pang-ilan na to? Meron tayong Milankovic, solar sunspots, meron tayong plate tectonics, at saka volcanic eruption. Ito, madali tayong makapag-relate dito kasi noong 1991, isa sa pinakamalakas na pagputok ng bulkan sa buong mundo ay nangyari dito sa Pilipinas. Mm.
yun yung pinatubo eruption. At mm-hmm. yung eruption na yun, pagkalakas-lakas, eh nag-eject ito ng mga ano parang na pulverized na lava, no? Mm-hmm. Na bitak-bitak naging abo. In-eject niya to sa lakas ng putok ay umabot ito up to 32 kilometers into the stratosphere. Napakataas, kita mula Manila. At dahil maraming pinong, nakita nga natin, magkasama tayo nung pumutok yung bulgan, di ba? May abo dito. Kasi nga, napagkataas-taas na umabot sa stratosphere, pino, at umikot yung mga ano na yon, yung mga particles na yun. Alikabok. Nag-umikot ng umikot sa buong mundo. Natakpan yung mundo. Bilinak niya yung sun's rays. Yung sikat ng araw. Yung sikat ng araw. At nung bilinak niya, parang may payong. So, mas malamig. Hindi, iba yung tindi ng sikat ng araw. Nabawasan yung tindi. Parang nagkaroon ng payong yung ating mundo. Kumot. Mm-hmm. No? At pag kumot, umiinit eh. Ay ba? Ito, pag kumot, lumamig. Oh, sige. In fact, nung nagkaroon ng eruption, bumaba ang temperature, which is a reverse of the global warming effect. Mm-hmm. Bumaba ang temperature over a 10-year period or average ng 0.5 degrees to 0.6 degrees centigrade. Mm-hmm. Malaki yun. Kasi dito sa pag-usapin ng climate change, pag sinabi natin umabot tayo ng 2 degrees, eh, malaking epekto. Oh. Pero kung mapabababa natin yan ng isang putok ng bulkan ng 0.5 to 0.6 degrees centigrade, aba, malaking bagay yun. Di ba? Biro mo. Kung marami tayong bulkan na papuputokin, aba, marami ang pwede ibaba. Paano naman natin gagawin yun? Diba? Aber. Ang problema nga lang itong volcanic eruption, medyo short-term din. Hindi ganun katagal yung effects niya. Hindi long-lasting, no? Bumaba siya ng 0.5 to 0.6 degrees ng sandali lang. Ng 10 years, no? Pero after that, tuloy na naman. Kasi yung alikabok na yun ay bumabagsak din. Mm-hmm. Oh. Pero hindi lang yung abo yun, ha? Mm-hmm. Kasi ang putok ng bulgan, bukod sa karamihan ng gas na ini-erupt niya ay tubig, yung H2O, water vapor, meron din siyang SO2, no? Sulfate, no? Sulfur dioxide. Oo, sulfur dioxide. So kapag yung tubig na molecule ay nagsama doon sa SO2, eh nagiging ano siya, acidic aerosol, nagiging mm-hmm. aerosol. At yun yung nagba-block pati ng mga sun's rays, no? Mm-hmm. So ang nangyayari, lumalamig, no? Lumalamig yung ating klima. Okay. Ano ba yung susunod? Volcanic eruption? El Niño, La Niña. El Niño, La Niña. Okay. Ito yung rapid, large-scale warming of the sea surface temperature in Central and East Central Equatorial Pacific up to the Pacific coast of South America, which is called El Niño. Mm-hmm. No? Yung opposite naman ng El Niño ay La Niña. No? So, natural itong phenomeno. Noong pa nangyayari ito, na-observe lang ito na malapit sa Peru, yung karagatan. At sinabing El Niño ito kasi tuwing nararanasan nila ito, parang malapit sa Christmas. Mm. No? So, Desyembre. Nila. At sa Pilipinas, ang konsepto natin ng El Niño, natatapat ito sa tagtuyot, no? Mm-hmm. Yung drought. Oo. Pag sinabi natin La Niña, mas basa. No? Mm-hmm. Pero these are natural phenomena na nag-i-influence ng ating climate. Yung forest fire. Mahar, akalain nila na yung El Niño ay tagtuyot o drought, pero actually hindi, di ba? Oh, hindi. Kasasabi associated lang sa Pilipinas. Oo. Ang El Niño ay yung pag-init ng surface, sea surface temperature. Mm-hmm. Pag-init ng tubig dagat doon sa ibabaw. At ang epekto nun ay drought sa Pilipinas, pero tag-ulan sa ibang lugar. Correct. Tama. Mm-hmm. Kaya nasabi ko na sa Pilipinas, sa associated natin ito sa drought. Less rain. Okay? Mas mainit. Mm-hmm. Ang La Niña naman is more rain. Mm-hmm. Okay. So, yung isa pang external factor ay yung forest fires. No? Meron din mga natural na ganyan. Pero noon pa, nagkakaroon na ng mga forest fires. And dahil sa dami ng usok, dami ng carbon dioxide, nag-i-influence din ito ng climate change. No? Mm-hmm. So, kumbaga, ni-enumerate lang natin, no? Nilista lang natin lahat yung mga natural. Pero babalik tayo doon sa definition ng UNFCC. No? United Nations Framework Convention on Climate Change. No? Ang sabi nila, kailangan
human activity. Human activity. Diba? So ano ba ang ginawa natin sa ating mundo na ganung kalaki para magbago yung ating klima? Kasi pagkalaki-laking mga ano itong binanggit natin kanina eh, yung sunspots, yung araw, yung mga galaw ng mundo, eh, lalaki ng mga forces na yan, na natural forces that change the climate. Eh, ano bang ginagawa ng, ganun ba tayo talaga katindi na kaya nating pabaguhin yung klima? May kapangyarihan ba? Meron ba? Oh. Ordinaryong taong tulad natin para baguhin ang klima. Oo. Worldwide. Actually, sa totoo, oo. Kasi, di ba, simula nung nagkaroon ng mga sibilisasyon, pinagpuputol natin yung mga puno, yung mga forest, kasi panggawa ng bahay, di ba? Barko. Oo. Tapos, nagkaroon tayo ng agriculture. Para magkaroon ka ng agriculture, nagputol ka na naman ng puno doon. At iba ang tinanim mo. So, yun, may mga epekto yun. Kasi may interaction ng biosphere, atmosphere, at saka ng ano, di ba? At meron pang isa pang dahilan. No? Yung higit sa lahat, simula nung 1750, nung nagkaroon ng Industrial Revolution, eh, nagkaroon tayo ng mga engine, 'di ba? Ito makina. Powered to ng ano eh, ng mga langis eh, 'di ba? Sumusunog ng fossil fuel. Ano ba yung oil and gas na 'yan, 'di ba? Fossil fuels 'yan. Pag sinunog mo 'yan, anong binubuga? Ano? Ha? Anong binubuga? Maraming CO2. Mm. Eh kasi nga dahil yung fossil fuel ay sa ibang salita ay hydrocarbons. Oo. Oo, so natural gas. Galing ito sa mga nanlibing na mga dating puno, mga swamp areas, mga hayop, halaman. Oh, tapos minimum yata yan 2 million years bago maging oil eh, no? Yung the youngest na oil deposit. 2 million years. Mm-hmm. Oh, pero halos nauubos na natin yung mga depositong yun. Ha? Ganun katindi ang mga tao na yung ginawa ng 2 million years ng kalikasan, kaya natin ubusin. Kailangan ng energy. Oh, pero yung pagsunog mo ng langis na yon, nagbubuga para ma-fuel yung mga industries, no? Simula nung 1750, nagbuga tayo ng katakatakot na CO2. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Na galing dun sa hydrocarbon. Oo. Oh. O, na sinusunog mo. Yan, eto na. So, yung CO2, ang epekto niyan ay greenhouse effect. Di ba? Ang tawag ay greenhouse effect. Ano ba yan? Medyo malalim eh. Di ba? Lalim parang ginagamit English, yung greenhouse effect na yan sa eskwelahan. Oh. Pero ano nga ba siya? Yung greenhouse, yun yung mga bahay, di ba, na glass na merong tanim sa loob. No? Ginagawa yan para ma-maintain yung condition dun sa loob, no? Para mainit. Para tumubo yung mga vegetables. Na maayos. Bahay na yari sa salamin. Ngayon, kapag pumasok yung araw, yung init ng araw dun sa salamin, hindi makalabas yung init dahil may glass. So, painit ng painit dun sa loob ng bahay. Ang tawag dun ay greenhouse effect. Yung CO2, nung naglabas tayo ng katakot-takot, in fact, 40% increase, no? 40% increase. Since the start of the Industrial Revolution in 1750. So, yung CO2, parang salamin sa ating atmosphere. Na pagpasok ng init ng araw, Nakakatagos, pero hindi makalabas. Magkaiba kasi yung karakteristik nung sikat wavelength. Ng araw na yun. Ng wavelength. Pag pumasok siya, tagos sa carbon dioxide. Yes, pero hindi makalabas. Pero yung papalabas na, ibang property nun, ayun na. So, ang nangyayari, painit ng painit yung ating atmosphere, no? It is similar doon sa pag-init ng loob ng greenhouse. Kaya ang tawag sa kanya, greenhouse. So, umiinit tayo ngayon, ganun ba? Ano na? Umiinit. Okay. Oh. Eh, ano ba yung mga gases na itutukoy nila na responsible sa pagpainit ng ating atmosphere at saka ng karagatan? Nasabi mo na yung isa, carbon dioxide. Carbon dioxide. Ano pa? Meron pang water vapor. Water vapor. Meron pang methane. Methane. Okay. Meron pang nitrous oxide. Nitrous oxide. Okay. E syempre, meron din yung mga fluorinated gases, chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, and halons. So, lahat ito nagtatrap ng heat. No? Pero CO2, yung pinaka-common na alam natin. Okay. It's 40%
ang na, na iambag sa ating atmosphere since 1750. In fact, merong ang ano to, simula na nasukat nila to from ice cores, yung parang natatrap yung dami ng CO2 sa ice cores. Mm-hmm. Sa tapos, yelo. Simula 2000 years ago, nakita oh, tinan mo, ayan yung graph. Pataas ng pataas. Ha, medyo variable, di ba? Hindi lang 2,000 ito. Oh. Ilan ba? 800,000 years ago. Aba, naku, susumari Joseph. Ang layo pala ng mga record na ito. May variability, pero hindi siya umaakyat beyond 300 parts per million. Yes. May dami siya na hanggang dun lang. Yes. And then after 1750, which is roughly the time of the Industrial Revolution, mm-hmm. na nagkaroon ng mga factory, na mayroong nagsusunog ng fossil fuels, mm-hmm. no? Oil and gas, nagkaroon ng kotse, mm-hmm. nagbubuga tayo ng mga CO2, dumami ng dumami yung CO2. Okay. Ba? Okay. Dumami na ng husto. Pero ano ngayon ang epekto nitong pagdami na to? Aba, di greenhouse effect. Ang tawag natin doon, global warming. Global warming. Oo. Ayan. So, ayan pa, meron pang mga iba naman. Sa ito naman, actual measurements naman ito, no, ng CO2. Tsaka methane. So makikita natin na simula nung mga panahon na yon, mga ayun, 1800, 1750, tumataas din. So iba naman ang pagsukat nito. Pag kumbaga, ang sinasabi dito, kaya nating sukatin yung dami ng CO2. At dahil, sa hangin. Oh, sa hangin. Oh, minsan naman, nakatrap sa ice core. Diba? Sa yelo. Kaya no? 800,000 years. May mga bubbles doon na pwedeng sukatin. Oh, nasukat nila. At dahil alam natin yung sukat na yon, at alam natin na, okay, sa tagal ng panahon, ganito lang. Pero hanggang dito more lang. More recently, ay biglang tumaas. Dumami. Ito yung panahon na nagsunog tayo ng fossil fuels. Mm-hmm. At isa sa mga consequences nito ay nagbuga tayo ng CO2 na alam natin na parang may epekto na greenhouse effect. No? Okay. So, merong ano yon, may correlation yon. In fact, merong mga pag-aaral na kinocorrelate yung CO2 concentration with the rise in temperature. O makikita natin ulit dito sa graph na ito. No? Pataas ng pataas yung CO2. Tapos, bukod sa pataas ng pataas siya, nakikita rin natin na uy, yung average global temperature tumataas din. Paakyat din. Oo. Huwag na sana natin paabutin na more than 2 degrees centigrade kasi ang sinasabi ng mga eksperto eh medyo may magkakaproblema tayo, no? So yun yung ano natin na global warming, no? Dahil naglabas tayo ng maraming CO2 at dahil may global warming, ano bang impacts nito? Ano ang impact sa atin? Oh, ano ba mangyayari pag umiinit ang ating atmosphere? Pag umiinit ang ating atmosphere, umiinit din yung ating mga karagatan. Siyempre. Diba? Kasi may interaction nga, hindi ba? Magkadikit lang naman yun. Magkadikit lang naman yun. Ano ba ang dapat nating ikabahala kapag umiinit yung atmosphere dahil merong increase ng CO2 na nagkukos ng global warming because of the greenhouse effect. No? Okay. Marami to, pero babanggit tayo ng iba, no? Ng ilan. Yung pinakamatitindi. Increased air and sea temperatures. Umiinit ang hangin at yung karagatan. Mm-hmm. Mm-hmm. Dahil umiinit yun, natutunaw yung yelo. Mm-hmm. Ano ba nangyayari? Nasaan yung mga yelong ito? Nando sa karamihan, nasa North Pole and South Pole, nasa Greenland, di ba? Nando yan. Sa mga poles na, kasi mas malayo yun sa araw komparado doon sa mga lugar o mga bansa na nasa equator. Iba-iba ang tawag nila sa mga yelong to eh. Yeah. Kasi yung yelo na nandun sa North Pole, wala kasing land doon. Yes. Kaya yung polar ice na yan, mm-hmm. samantalang yung nasa Antarctica, sa South ay overland naman yun, nasa continent, no? At iba pa yung glaciers. Ano ba mangyayari pag natunaw yan? Siyempre, saan pupunta? Siyempre sa karagatan. So, magkakaroon ng sea level rise, no? And dahil nga maraming CO2, no, sa hangin, nag-i-interact din na naman sa dagat. So, napupunta yung CO2 na yun. Kapag napunta sa tubig, nagiging mas acidic yung tubig. Oo. Pag naging acidic yung tubig-dagat,
no? Eh, nako, ayaw ng mga ano yan, nabibleach yung mga corals, no? Siyempre, alam naman natin, pag nableach yung mga corals, namatay yung mga corals, eh, dyan nakatira yung mga isda natin, eh. Pag nakatira yung mga isda dyan, nagko-collapse yung ecosystem. So, baka problema natin yan in terms of supply of food, no? And then, meron din mga severe droughts, no? Pinatitindi niya yung El Nino. No? So, global warming, global warming na, nakapatong pa sa El Nino, no? Yes. So minsan pinatitindi niya, may mga pag-aaral lang ganun. At ito, higit sa lahat para sa Pilipinas, no? Napunan nila na mas powerful yung typhoons. Mas malakas na ngayon. Mm-hmm. Kaya nga yung Yolanda, sinasabi nila, may mga nagsasabi, oh, climate change na yan. No? Although mahirap naman sigurong tukuyin. No? Mahirap tukuyin. Kasi bagyong ito, climate change yes, ito. Yes, mahirap yon. Parang yun lang ang mga predicted impacts ng climate change. Pero mahirap, tama ka, agree ako sa iyo doon, mahirap tukuyin na ayun ay climate change na nga. No? Kasi bilang scientifico, kailangan natin repeatability, di ba, ng mga bagay-bagay. No? Ayun, marami mga impacts. At dahil isa sa, magbigay tayo ng ehemplo, no? Itong, sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Itong marami dito sa ating mga gawa-gawa dito ay mga taga Malabon, no? Tsaka Nabotas, no? Nakikita mo, dahil sa sea level rise, tsaka yung subsidence, kasi hugot tayo ng hugot ng tubig sa ground. Umababa yung lupa. During high tide, ganyan ang itsura, no? In 50 years from now, in 2060, ganyan ang magiging itsura. Papasok ang tubig dagat. Oo. At tapos lalalim pa, no? Mas marami, no? Yan yung mga epekto. And the sea level rise is not only restricted to Manila Bay, no? Siyempre. It's global, no? Oo. Sa buong Pilipinas, nagkakaroon yan. And the fact na nasabi ko nga, June, hindi to isolated. Anong ibig mong sabihin na hindi isolated? Yung impact ng climate change is not isolated in terms of location. Hindi lang to isolated in terms of its impacts. It will change the manner by which we live. Kasi lahat apektado eh. Di ba? So pag apektado lahat, apektado yung dagat, apektado yung mga isda, apektado yung mga agrikultura natin, apektado yung mga lugar kasi mas matindi yung mga typhoons, no? So, pag tumuloy-tuloy pa itong climate change na ito as defined by UNFCCC, no? Nakita natin very rapid yung changes ng sea level rise, very rapid yung pag-increase natin ng CO2, yung warming. These are measurable quantities, ano? Pag tumuloy-tuloy ito, ang daming mga effects at yung impacts niya ay impacts sa ating buhay. The way we live. The way we live. At ang tanong meron ba tayong pwedeng gawin? Meron. Ano yun? Or dapat meron. Oo. At ikaw dapat ang magsasabi nyo. Oo. Hindi lang na meron tayong pwedeng gawin, kung hindi dapat nating gawin. Kasi kung hindi, baka malaki ang magiging problema natin sa future. Okay. Okay, so napaka-importante pala nitong climate change. Makabagbag damdamin, nakakayanig yung salita, hindi ba? Yung climate, isa lang, pag pinagsama mo with change, climate change, napakalaking usapin ito, no? At batay sa naging diskusyon natin, makikitang hindi simpleng usapin ang climate change. Ang pagbabago ng klima, weather patterns, global warming, volcanic eruptions, at El Nino halimbawa, ay mga usaping hindi dapat ituring na magkakahiwalay, ngunit paratihang magkakatagni. Kaakibat na ng kasaysayan ng mundo at mga sibilisasyon, ang pagbabago at pabago-bagong klima ng daigdig. Ngunit ang isa sa mga dapat nating binibigyang pansin ay ang papel na ginagampanan ng tao sa ugnayang ito. Ang intervensyon ng tao ay maaari magdulot ng higit na pagpapalala sa kinakaharap na kondisyon na sangkatauhan. Ngunit maaari din naman itong maging mga bumunting hakbang at puwersa upang ito ay makapag-ambag upang magbigay lunas. At sa mundong ating kinikilusan at sama-samang inaakda, sa tingin ko'y wala nang ibang puwang kundi ang makiisa upang magkaisang hanay nating tugunan ang problema. Isang problemang sa duloy tayo din ang mapipinsala
at ang henerasyon na susunod sa atin. Naway magsama-sama, ulit tayo sa susunod na episode ng NOAA Updates. Tandaan, sa programang ito, hindi lamang balita ng nagdaan ang pinag-uusapan, kundi ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan at upang hindi na nagiging balita ang kamatayan. Sama-sama tayong lahat sa biyahe ng NOAA.